Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasi nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noona, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noona, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat
at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus sa Sareno. Patuloy tayo naglalakbay ngayong Koresma upang makinig sa Diyos, upang mahalin ng Diyos, upang lalong pagpalain ng Diyos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang sinugong tagapagligtas para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang anak ng Diyos na humahango sa amin mula sa kalupitan ng kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw ang maghahatid sa amin sa tunay na buhay at pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon ng iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang iyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyong, patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa'yo lamang makakatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila na walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad na matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siya ng tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libanon. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangono katulad ng alak mula sa Libanon. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutubon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaling basket. Inililigtas kita sa gitna ng hirap. Inililigtas kita nang ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapay nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sayo'y ipapakain ko. At ang gusto niyong masarap na pulot, ang siyang sayo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Nang panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala na bang utos na higit pa sa mga ito? Tama po, guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi niyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain.
Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong pa kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat narito ngayon, Biyernes na naman, araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon, at tayo narito sapagkat tinawag niya tayo, sapagkat nakinig tayo sa Kanya, sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakaganda po na tayo'y nagkakatipon lalo na tuwing Biyernes. Ano mo'y gusto natin sabihin sa mahal na pong Nazareno, kami iyong iyo. Kami nagmamahal sa inyo. Kami mga alagad, mga kapatid, mga kaibigan at tagasunod mo. Sana po ganun ang diwa kapag tayo nagpapakita sa Kanya. Kapag nakikita natin siya, ang karamihan sa atin, itinataas pa natin ang ating kamay, tumitingin sa Kanyang mukha, nagsasabing present po kami, nandito po kami. Kahit mahirap magpunta dito sa Quiapo, nandito po kami, mahal na poon. Kahit marami akong problema, kahit maraming tukso, nandito po kami. Sana ganun ang diwa ng ating pagparito. Ngunit mga kapatid, sana din po kapag tayo narito tuwing Biyernes, lalo na, o pag tuwing Linggo, huwag lang natin sabihin sa Kanyang, itong Biyernes na ito ay para sa inyo. Itong Linggong ito ay para sa inyo. Kundi mula mamaya pagkatapos nyo, hanggang sa susunod na pagbalik nyo rito, yun ang inaalay nyo, inaalay natin sa Kanya. Huwag namang yung Biyernes lang yung alay natin. Tapos mula Sabado hanggang Huwebes, ay akin na yon, ha? Kung ano yung gagawin ko, ako nang bahala doon, mahal na poon, ha? Biyernes ka lang, pang Biyernes ka lang, no? O pang Linggo lang, yung isang oras na sinisimba, no? Eh, yun ang para sa'yo. Yung iba, diskarte ko na yon. Hindi po ganun ang ibig sabihin kapag tayo nagpupunta rito tuwing Biyernes. Hindi lang isang oras ang para kay Jesus Nazareno. Hindi lang yung Biyernes ang para kay Jesus Nazareno, kundi buong buo, bawat oras, bawat araw, bawat hibla ng ating buhay ay para kay Jesus Nazareno. Ang mga nagsasabi, hindi lang Biyernes, kundi bawat sandali, lahat ng sandali ko'y para kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Narinig yan ni Jesus Nazareno, ha? Nakita yung mga pumalakpak. Sapagkat ito ang panawagan sa atin. Sabi nga niya sa Ebanghelyo, kung mamahalin mo ang Diyos, mahalin mo ng buong puso,
buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Hindi tingi-tingi. Hindi hiwa-hiwalay. Hindi yung pag nandito sa Quiapo tayo, para tayong mga anghel. Para tayong hindi makabasag pinggan. Pero pagdating mo sa opisina, sa eskwelahan, sa bahay, parang nagbago ang lahat. No? Hindi pwedeng pagdating dito sa Quiapo, talagang taas na taas ang kamay, papuntang langit. Pero pagpapunta sa opisina, kung makadukot saan man yung kamay na yan, delikado. Kung makasakit yung kamay na yan, ganun na lamang. Hindi po. Hindi natin pinaghihiwalay ang buhay natin, ang pag-ibig natin sa Kanya. Minsan po may nakita akong isang karatula. Sabi doon sa karatula, give God what is right and not what is left. Give God what is right, not what is left. Pero yung right and left, hindi yung kanan at kaliwa. Sabi raw po, ibigay mo sa Diyos ang tama, hindi yung tira. Ibigay mo sa Diyos ang tama, hindi yung tira. Kaya nga sabi ko, ang sagisag ng pagpunta natin dito tuwing Biyernes, ang sagisag kapag tayo nagsisimba tuwing Linggo, dinadala natin lahat ng ginawa natin bago ka pumasok sa simbahang ito. Lahat ng iniisip mo, lahat ng plano mo, lahat ng mga nagawa natin, ibinibigay natin ito, inaalay natin sa Kanya ito. Sapagkat alam natin, kapag ito'y inalay natin sa Kanya, isinama natin sa Kanya, lalo niya itong babasbasan. Lalo niya itong pagpapalain. Huwag mo ibigay sa Diyos ang tira. Ibigay mo sa Kanya ang tama. Oras mo. Huwag mo sabihin, oh, wala na akong gagawin. O sige, magdasal na tayo. Hindi yung tira. Pag sa pera, halimbawa, ano, magbibigay ba ako? No? Di ba minsan pag sa atin may lumalapit, di ba? Nalala ko minsan may lumapit sa akin. Palimus po. No? Sabi ko, pasensya na, wala akong bariya. Sabi sa akin, eh di buo po ang ibigay nyo. No? Sa Panginoon, hindi yung bariya, hindi yung tira. Tabi-tabi po ah, minsan pag mag-aalay tayo, yung 20 pesos, parang ang bigat-bigat sa loob pa natin yun. No? Pag lumagpas ng 20, parang bonus na yan. Ha? Pero pag pumunta ka sa kainan, pag pumunta ka sa mga libangan mong pinupuntahan, pag pupunta ka dun sa mga may computer games, pag magpapaload ka, yung 20 nga ang pinakamababa o wala ka na nga mabibili nun. Pero pag magbibigay tayo minsan, hirap na hirap tayo. Hindi ko po sinasabing nasa halaga ang pagbibigay. Ang sinasabi ko po, nasa tama ang pagbibigay. Maging oras. Minsan sa atin, sa pagsaloob ng simbahan, parang lumagpas ng isang oras. Parang sa atin, sayang na ang oras. Naku, kailan matatapos nung parin to? Ang tagal. Marami pa akong gagawin. Pero pag naghuntahan, nako, ang isang oras, kay bilis. At sasabihin mo pa sa kakwentuhan mo, ang bilis naman ng oras, parang sandali lang. Pag manonood ka ng sine, pag manonood tayo ng palabas, ng concert, pag manonood tayo ng TV, pag mag-Facebook tayo, ibinibigay ba natin sa Diyos ang tama o ang tira? Mga kapatid, huwag tayo mag-atubili. Minsan naririnig natin sa lumang tipan na ang Diyos ay parang seloso.
Ngunit mga kapatid, huwag natin isipin na pag minahal natin ng Diyos ng buong buo, pag inuna natin ng Diyos, pag ibinigay natin sa Diyos ang tama, baka isipin natin, baka wala nang matira sa iba. Kaya di ba minsan yung mga kabataan, pag nagbibiro, pag nagmahal ka, huwag naman todo-todo, magtira ka sa sarili mo. Di ba? Pag mga may hugot yung iba, pag yung mga lalo na yung mga may broken-hearted, ipapayo sa'yo, ikaw kasi, nagmahal ka ng buong buo, wala kang tinira sa sarili mo, ayan nangyari sa'yo. Pero sa buong Nazareno, mga kapatid, sa Panginoon Diyos, huwag kang manghinayang. Sapagkat pag minahal natin siya ng buong buo, hindi lang may matitira sa atin, lalo tayong magiging buo, lalo tayong magiging puno, lalo tayong makararanas ng kaganapan ng pag-ibig. Dahil hindi seloso ang Diyos, hindi katulad ng selosang misis o selosong mister na gusto niya ikaw lang, siya lang ang mahalin mo, kaya wala ka ng ibang maaasikaso pa. Ang Diyos hindi po. Sinasabi lang niya, mahalin natin siya ng buo upang ang lahat-lahat sa buhay natin lalong maging maayos. Upang ang lahat-lahat ng dapat nating mahalin sa buhay lalo ding pagpalain. Sapagkat hindi inaagaw ng Diyos ang tama din para sa atin. Bagkos pinagpapala lalo ng Diyos ang lahat-lahat ng tama sa ating buhay. Kaya nga sa mga pagbasa natin ngayon, ito ang paanyaya sa atin ng Diyos. Ngayong linggong ito, ang bilin sa atin ng Diyos, makinig tayo sa Kanya. At ang mensahe sa atin ng Diyos ngayong linggong ito, habang papalapit ng papalapit na tayo sa mga mahal na araw, sa mga araw na ipinakita ni Jesus sa Nazareno, gaano niya tayo kamahal, ipakita din natin sa Kanya, gaano natin siya kamahal. At ang pagmamahal natin sa Kanya, hindi tingi-tingi, hindi pira-piraso, hindi hiwa-hiwalay. Ang pagmamahal natin sa Kanya, buong buo. Ibinibigay natin sa Kanya, hindi ang tira, kung hindi ang tama. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, tumingin tayo sa mukha ni Jesus Nazareno na nakatingala sa langit, pasan-pasan ang kanyang krus. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kaming lahat. Nagpapakita uli kami sa iyo. Biyernes na naman, araw ng aming debosyon sa iyo. Ipinapakita namin sa iyo ang aming buong pagmamahal. Hindi lang ang araw na ito, hindi lang ang oras na ito, kung hindi buong buhay namin, buong pamilya namin, buong kabuhayan namin, inilalatag namin sa iyong paanan. Sapagkat mahal na mahal namin kayo, walang aagaw sa puso namin ang puwang para sa iyo. Sapagkat alam namin, mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagmamahal mo din sa amin, buong buo, inalay mo ang lahat para sa aming kaligtasan. Kaya nga't tanggapin mo ang aming katapatan. Tanggapin mo ang aming pagmamahal. Tulungan mo kaming tumalikod sa kasalanan. Tulungan mo kaming iwan ang kasamaan upang sa gayoy ang aming pagsunod at pagmamahal ay maging tama at hindi lamang tira. Mahal ka namin, mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain niyo po kaming lagi. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating tugon, Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog ngayon ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang nagtagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat
sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakila. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ginugunita natin ang buong-buong pagmamahal ni Jesus sa Sareno para sa atin. Ipakita at ialay din natin sa Kanya ang buong-buong pagmamahal natin sa Kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan hati ang aming pag-ibig at pagsunod sa inyo. Kung minsan mas matimbang ang tawag ng mundo kaysa sa tawag mong magmahal, magpatawad, magsabi ng totoo, tulungan niyo po kami, mahal na poon. Dalisayin niyo po ang aming pag-ibig at debosyon sa inyo. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang bubuo at magpapala sa ating pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
halang-halang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mo sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang announcement. Pinaalalahanan ang lahat
na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang pagsunod sa minimum public health standards at pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod tayo para sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan. Jesus, nabutihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang mga matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, nabutihin. Mga kamay ko at paa'y pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko ay samasid ay mabibilang. Amen. Tumayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan, lalo na sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito po sa simbahan ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay lalong nagpapaigting ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga't ang ating debosyon hindi lang nasusukat sa pagdarasal, kung hindi sa ating kawang gawa at pagmamalasakit. At ang ating debosyon, hindi lang tuwing Biyernes, hindi lang tuwing nagsisimba, buong buo ang ating debosyon, ang ating pag-aalay at pagsunod kay Jesus Nazareno. Tandaan natin, ibigay natin sa Diyos ang tama, hindi ang tira. Huwag tayong manghinayang, hindi aagawin ng Diyos, bagkos bubuin niya at lalo niyang pagpapalain ang iba pa nating pag-ibig sa buhay. Kaya nga't ialay natin lahat sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,